What's up mga guys and mga dice? And I'm so happy to announce we are already 60k! So yay! Thank you so much sa lahat ng sumusuporta sa channel ko. Sobrang natutuwa ako na nandyan kayo guys, nanonood kayo. Sana marami kayo natututunan. And meron ako i-share sa inyo na bago nating mga binili. This vlog is called If It Works Vlog. Titingnan natin kung yung mga online stuff, mga pampa-beauty is gumagana talaga. So, let's start this vlog. Thank you again sa lahat ng mga 60k dice ko over there. So guys, ayun, bumili akong tatlong products. Dalawang pang hair and isa pang hair din siya, pero more on sa pang body hair, yung mga gusto natin tanggalin. So ito muna yung papakita ko guys sa inyo. Itong One Step Hair Dryer. So ayan siya. So sa mga gustong mabilis mag-blow dry and at the same time na naayos na natin yung hair, ito siya. Actually, marami na ako nakikita ng reviews nito. And sobrang curious ako kasi ako talagang kulot talaga ako. Tsaka frizzy yung buhok ko. And by the way, hindi talaga ako nagpa-straight ng buhok kasi mas gusto ko pa rin yung natural hair ko. Kaya ko to binili kasi gusto ko talagang matry kung magiging effective siya sa akin, kung kakatulong siya sa akin kapag kailangan kong medyo i-blow dry hair ko, kailangan kong matanggal yung frizz sa buhok ko. So, try natin guys kung gagana to. It's the One Step Hair Dryer and Styler. So, ayan. Comb siya na hair dryer. Nabili ko to guys sa Lazada. It's only 696 pesos. Naka-sale siya ngayon. Ayan. Try natin kung gagana siya. Ang kasama niya sa loob is the hair dryer itself. Excuse me po. Nagba-vlog po kami. Nagre-review po kami. Excuse me po. Say hi. You show your face. Say hi to everybody. Say hi. Hi. Hi, everybody. Hi, everybody. Ayan. So, ang kasama nito, guys, is ito. Yung hair dryer mismo. Meron siyang kasamang gloves. Pero nilabas ko na kasi siya. Gloves siya ka dalawang sipet. Actually, na-try ko na siya. Papakita ko inyo guys kung anong effect niya sa buhok ko. Explain ko sa inyo mamaya mga advantages ko and disadvantages nito. Pero try na natin siya guys. Ayan siya guys. Meron siyang, ito yan. Pag sinaksak mo na siya, off, low, middle, high. So, ang low. Ang middle. Medyo malabo. Yung middle niya yung mahina. Mas high. Mainit. Medyo mainit siya. Hindi naman siya nakakapasok. Mainit siya, pero hindi siya nakakapasok. Medyo malabo lang. Yung low nila malakas, yung middle mahina, tapos yung high malakas. Parang wala naman pinagkaiba masyado. Wala akong nilagay na anything sa hair ko. Medyo basa lang siya kasi halos kakatapos ko lang maligo para may kapit siya. From before, from walang buhay. Oh, ang ganda na niya. Tingin ko sa mga short hair, malaking tulong to. Like for me, kasi ako frizzy ako. Kahit pa paano natetame down yung frizz. From here to ganito. Ooh, so ganda. Okay, so guys, ito na yung end results niya. Maganda naman siya. Hindi ko lang alam kung magla-last siya kung hindi babubuhag ang buhok ko. Kasi hindi nga natamaan yung mga root part. Pero so far, ngayon, maganda pa siya. Hindi ko lang alam kapag mamaya na pag medyo nahanginan or nalamigan na is okay siya. Tapos pag nafe-feel ko yung texture ng hair ko, especially ako, kulot kasi ako. Dito sa may bandang taas na part, medyo rough pa siya. Pero pagdating dito, smooth na siya.
Pero overall, maganda siya, sa totoo lang. Kung i-rate ko siya from 1 to 10, 10 is the highest. Siguro itong product na to would be 7 siya for styling your hair. Hindi naman siya time-consuming. Medyo nakakangalay nga lang siya kasi talagang kailangan nag-blow-dry ka at hinahatak mo buhok mo. Kasi if not, sasabog lang din siya. Useless kapag ganon. Meron siyang proper way of using it. Pero it helps a lot kesa sa yung meron kang blow-dryer, may brush ka pats, ganyang-ganyang ka, dalawang kamay. At is ito, brush and blow dry, all-in-one na siya. Hindi ka masyado mahihirapan. Makukuha mo yung kumbaga merong body yung hair mo, hindi lang yung bagsak. Tapos, if straight hair ka, tas gusto mo siguro magkaroon ng body yung hair mo, I would suggest kapag gagamit ka nito, i-mousse mo muna yung buhok mo. And then, yung strokes mo is pataas para magkaroon siya ng body. Overall, okay siya. Ayoko lang talaga yung kable niya. Sa short hair, I think it's really good. Talagang makakatulong siya. Lalo na katulad ko, sobrang frizzy and sabuk buhok ko. Kung gusto ko magmukhang decente at medyo nagmamadali ako, tinatamad ako, pwede ko itong gamitin. Instead of mag-lancha ako isa-isa, papatuyuin ko pa buhok ko. Ito, this is very good. Kapag medyo damp pa yung buhok mo, medyo hindi pa siya sobrang dry kasi pag magpa-plancha, kailangan tuyo yung buhok mo para hindi masira. Daming tulong. Habang basa pa yung hair mo, takes away the frizziness, gives you volume, and nasa-style yung hair mo at the same time. 7 out of 10 talaga siya. So, maganda siya, guys. Kung if you want to try, guys, check the link down below. So, next product na tayo, guys. Ang next product natin, 5-in-1 siya na hair curler. Ako kasi sanay ako sa flat iron na kinukulo. Tapos, yeah, what am I gonna do with this? This one? Here? Ay, this one. Here. Okay, this one. Okay. Pinapasipit tayo ng anak ko. Ito siya, guys. Ito yung box. Yung brand na pangalan niya is Shein. Nabili ko to sa Lazada as well. Actually, sa Lazada mall siya. Somehow, medyo kampante ako na gagana siyang mabuti. And ang price niya is from 4,565. Naka-less 53% siya. Nabili ko to, yung set na to, for 2,072. Pero ngayon, naka-sale siya. 1,968 na lang siya, guys, sa Lazada. So, let's try this. Kapag maganda to, pwede na kayo bumili. So, papakita ko sa inyo, guys. Ito siya. Tapos, removable siya kasi meron siyang 5 sets of different curling. This one is 9 millimeters. This is the 19 millimeters. This one is the 25 millimeters. This is the 32. And itong parang kakaiba is the 25. So, ayan. So, guys, makita ko lang sa inyo kung paano siya tanggalin. So, yan. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Meron dyan, naka-lock and naka-unlock. So, i-twist mo siya. Ito yung unlock. So, matatagal. Ito yung lock para hindi mo siya natatanggal. Try natin yung iba. Dito muna tayo mag-start sa 32mm na barrel. So, may clip din siya. Siguro, ito yung mga tipong gusto mo yung big curls na wavy lang. Try natin siya if it would work sa buhok. So, kabit natin to. And then, i-lock. Guys, ang saksakan pala niya is like this. So, kadalasan kasi yung mga plancha, yung mga bilog-bilog. Natutuwa ako dito kasi ganito siya. Hindi siya hassle. And then, ang nakakatuwa dito, digital siya, guys. Ito yung on button niya. So, pindot natin. Siya, oh. Ayan siya. Digital siya, bongga, diba? Tignan natin kung iinit siya kagad. Iinit siya kaagad. And may kasama pala din tong gloves and clips. So, try natin. Fairness, mainit siya kaagad. Ang bilis niya uminit. Unlike mga ibang plancha. Okay, bitaw na natin. Mainit siya. So, big curls talaga to, guys. So, ganito yung itsura ng kulot niya, guys. Ito naman yung 25 millimeters. Clock siya. On natin ulit. Na 180. Yun, dyan mo makikita, tumataas yung temperature niya. May isang technique din ako sa mga ganito. Ito yung tipong parang curls na spring. Pero kapag gusto mo yung curls na parang ganun, pwede ka din gumamit ng ganito. Hindi mo na kailangan yung pyramid na plancha. Ang gagawin mo lang is, iba lang yung way. Kanina kasi ginawa ko, kinuha, clean up ko lahat. Inikot ko. Kapag gusto mo yung medyo mermaid waves, ang gagawin mo, kakalang section, what you do is, open mo to, pasok mo siya, tapos ikot mo.
may kita nyo yung difference ng pagkakulot ng isa tsaka doon. You let go doon. Diba? Ito yung parang mermaid waves. Ito yung parang spring na kulot. So yun yung itsura nitong barrel na to. Finish! Finish, Dede! Next tayo. This one, lahat muna ng may mga clamps. Ito yung pinakamaliit. This is the 19mm. Meron siyang guide sa gilid ng clamp. Nakakatuwa itong product na to. Ma-achieve mo yung different kinds of kulot. Kung gusto mo yung super kulot, gusto mo bouncy lang, gusto mo wavy lang, ma-achieve mo siya in just one device. Tignan natin kung kakapit siya sa buhok ni Maui. Kilala niyo si Maui, ang aking videographer, editor. Try natin lang sa buhok niya kasi yung buhok nito sobrang unat. Yung ang kapal-kapal niya, masyadong healthy. So try natin kung kakapit siya. Ito yung 19mm. This is the 1-inch. Pakita ko sa inyo guys yung different kulot, yung way of pagkulot. So ito yung kinaklam. Okay, release natin. Ito guys, yung itsura ng kulot. Oh! So, this is the spring look. Parang spring siya. Yung itsura nitong kulot na to. Tapos, yung other way ng pagkulot. So, ito yung kulot niya. Ito, maybe that's, So, yan yung difference nilang dalawa. Ito springy. Ito yung parang mermaid waves lang. Kadalasan ng mga tao. So, that is with the 19mm. So, kumapit siya sa buhok niyang unat na unat at sobrang healthy yung tipong kumapit siya. So, guys, maganda yung product na to sa totoo lang. Ngayon, gusto kong makita kung anong ito. Ang curious talaga ako. So, palitan natin, guys. Off ulit natin. So, kabit na natin to, guys. Gusto ko talaga makita kung anong nagagawa nito, eh. Yes. Hindi ko talaga alam anong ano nito. Anong pinaglalaban nito. Hindi ko alam kung paano ko siya gagamitin, Dai. Ganyan ba to? Parang... Yung kulot nito, parang, di ba yung kanina yung mermaid waves? Parang mas wide yung dating niya. Parang yun lang napansin ko. Pwede din siya pang mermaid waves, siguro, ito. Hindi ko lang masyado gusto yung parang may uka-uka siyang factor. Sakto lang, ito. Hindi ko masabing this is very useful, ito. Last, ito. Kay Maui ko na din gagawin ito. Okay, let's try one last. Parang mermaid din siya. Ewan ko lang kung anong dating nito sa akin. Subukan niya nito sa akin. Ganun din. Parang mermaid din. Sakto lang din to. So, yun lang naman guys. Yung lima. Itong tatlo na to yung pinaka-useful para sa akin. And, kung i-rate ko tong device na to, this is parang mga 8.5 na 9 out of 10. Kasi maganda talaga siya. Umiinit siya kaagad. Tapos, digital pa yung ano niya, yung heater niya. Tapos, ang dami pang pwedeng ilagay. I just don't know kung gano'n siya ka-durable. Kasi kapag fini-feel ko siya, sobrang light niya na parang hindi siya sobrang solid kung i-feel ko yung device. Unlike sa mga ibang plancha, ramdam mo yung solidness ng device. Ito parang, hindi ko lang sure ha, kasi bago pa lang siya. Hindi ko lang alam kung how solid is this. Pero out of everything, maganda to. Tsaka for the price, sobrang sulit kasi you have 5 different barrels na makakapag-style ka ng hair mo. Mabilis siya uminit. And yung results ng kulot is also nice. So, this is, sabihin na natin, 8 out of 10 talaga. 8 to 9 out of 10. So, if you want to purchase this, guys, naka-sale siya sa Lazada ngayon, check down the link below. Nandun lang yung link kung saan ko siya binili. And pala, guys, lahat nito pala is hindi siya sponsored. Binayaran ko to lahat because I was really curious kung gagana siya sa akin. And next product na tayo, last na product na tayo. So, ang last product natin, guys, is this one. Ito yung medyo sikat na IPL na lumalabas sa kung saan-saan. Actually, nabili ko to nung lockdown pa, pero gusto ko siya gawan ng review ngayon dahil somehow, may mga results na ako, meron ako in mind ko anong review ko about this product. Wala siyang brand, actually, nakalagay lang IPL. Intel's Pulsed Light. Ang use nito is to reduce the hair
kumbaga, with the light na lumalabas dito, nakaka-help siya to reduce the pagtubo ng buhok. Parang numinipis yung hair mo. Hindi totally nawawala, pero numinipis yung follicle ng hair mo. So, okay din siya. So, papakita ko lang sa inyo guys yung loob niya. Ayan. By the way guys, ako pala kasi nag-IPL ako sa mga beauty salons. Yun talaga, na-experience ko yung actual IPL, yung hindi ganito, yung mga instant na IPL. Yun talaga yung machine talaga na IPL. Na-experience ko yun. Yun talaga, isang session pa lang, kita mo na meron na agad siyang effect. Nag-shed off na agad talaga yung hair mo sa kinikili, sa legs, sa ganito. And ginagamitan siya ng gel kasi nga yung skin is masunog kasi talagang meron siyang pitik, talagang masakit. Yung feeling niya parang pinipitik ka ganun. Yung totoong IPL ha, yung sa mga beauty salons talaga, sa mga aesthetic. Na-curious talaga ako dito kasi kumakalat talaga to sa social media. So, nag-purchase ako. So, ito lang naman laman yan. Is this one. And the saksakan niya. So, when you use this one, itong IPL na to, kailangan mag-shave ka muna before you use this one. Para ganun din, sa mga salons din, before kanila yung IPL, i-shave ka muna nila, lalagyan ka ng gel, then, tsaka mag-start yung session. Ngayon na to, ginamit ko, actually, hindi ko na siya ganun kaginagamit, pero nagamit ko siya previous months. Medyo napagod lang na ako sa kanya kasi I've been using this. Nakalagay siya dun sa aking manual. Parang once a week lang siya. Tapos eventually, magiging parang twice a week, once a month na lang siya. Pero nung mga unang trinay ko to, sinunod ko yung once a week. Ang tagal ng results. Sobrang tagal ng results. Wala pa ako na-experience na shedding off ng hair. So, ang ginawa ko, trinay ko siya ng thrice a week. Doon, medyo nakakita ko ng results. Pero you have to be careful kasi yung light na lumalabas dito, pwedeng ma-damage yung skin mo. Kasi mainit siya. Ganun yung feeling niya. Pwede talaga ma-damage yung skin mo. And nangyari yun sa legs ko nung first try ko dito. Kasi masyadong mataas yung pain tolerance ko. So, sinagad ko siya. So, pag ginoon mo, sinagad ko to. Nasunog yung ano ko, yung legs ko. May mga marks na ganun. Pero nawala naman siya. So, pakita ko sa inyo guys. Ito yung switch button. Halikod. Pipindutin yun lang siya ng matagal. And then, ayan na siya. Lalabas na yung light. Tapos, if you want to change the intensity, ayan. Pipindutin mo din yung on button. So, ayan. Yung intensity nito, hindi ko siya sinasagad. Pag sa legs ko, siguro mga nasa 2 or 3 lang siya. Or sa arms ko. How this works is ganito. And then, pipindutin mo siya. So, may lalabas na light na ganun. And then, kahit i-press mo siya ng matagal, tapos move mo lang siya, magpapulse na siya. Tapos yung feeling niya, wala siyang sakit, pero mainit siya. Yan. Tapos pag sa kilikili ko, yung kilikili ko kasi, sanay talaga siya sa medyo mataas. So sumasagad ako hanggang 4, ganyan. Pero wala talaga siyang sakit, even this one, yung yan. Mas uminit lang siya, pero hindi siya masakit. Pero yun lang, ang ano ko lang dito. Alika dito. Mommy! Mommy! Uy, unaan mo. Mommy! Wala. Ow! Wala. Wala eh. Wala siya. Hindi siya masakit talaga. Unlike dun sa salon, mararamdaman mo sa mga salon talaga, yung pag nakalagay na siya ng parang soothing gel, parang yung rubber band na ginanon. Tok, tok, tok! Ginanon ng rubber band. Sobrang lakas ng intensity nun. Tapos meron din silang binibigay na parang healing cream. Ito wala na kasing mga ganong bagay kasi siguro ngayong intensity nito hindi ganun kalakas para you can do this at home every day. Nagamit ko siya for several months. Ang results niya, yes, numinipis siya. Numinipis talaga yung balahibo ko. Tsatsagain mo lang siya. Parang mag-start ka talaga from... Ako nag-start ako sa 3 times a week kasi hindi ganun ka visible yung results niya kapag once a week, parang ang tagal. Tapos siguro I wouldn't advise this to everybody kasi depende siguro yan sa skin ng tao kung sobrang sensitive ba or hindi. Like katulad sa legs ko, naging sensitive siya about it. Talagang nasunog siya nung tinaasan ko intensity kahit hindi naman ako nasaktan. Pero yung skin ko na-damage siya. So, ingat lang kayo sa paggamit niyan. But may resulta siya, talagang numinipis yung hair
mo. Pero yun lang, medyo matagal lang siya. Unlike sa mga salons talaga, one session pa lang, meron na agad resulta. Pero kung maintenance-wise, kunyari nakapag-IPL ka na sa salon, if you want to maintain na yung manipis yung hair follicle mo, this is the good device na meron ka at home. Kahit papano, kapag medyo tinutubuan ka na, konting pulse ka lang, na maintain yung pagkanipis ng hair follicle mo. So this device, yung IPL na to, yun lang naman yung about this sa IPL, kasi ang dami din taong nagtatanong about sa IPL na yun. Nakakanipis siya talaga, but it would take you a long time. Medyo matagal siya bago mo makita yung results. Siguro kung i-rate ko to, this is 5 out of 10. Kasi, ang tagal na resulta niya. But, it works. It works naman talaga. Tapos, tsatsagain mo lang din siya. And, ang maganda dito kasi, nasa bahay ka, hindi mo na kailangan lumabas. At home IPL. Mura ko lang din to nakuha. I think nakuha ko to is around 2,000 plus. Ilalagay ko na lang din sa link down below. Nabili ko sa Shopee. Papakita ko na lang sa inyo guys kung saan ko siya nabili. 2,000 plus ko siya. I cannot remember. Kasi, nung lockdown ko pa to nabili. So, ayun guys, lahat ng mga binili ko. The vlog for today is if it works. So far, lahat naman nag-work siya. Hindi lang na-meet yung expectation ko talaga. But this one, medyo sobrang natuwa ako with this one, the 5-in-1 hair curler. Kasi ang bilis niya uminit. Yun lagi kong tinitignan pagdating sa mga plancha. Kung umiinit ba siya, yung init niya is enough. So ito yung pinaka-favorite ko sa lahat. Second is the hair dryer. Kasi less hassle siya after mamaligo. Pwede ka na agad mag-hair dry. Wala ka na sukla, hindi ka na mga ngalay. Good siya for short hairs. Pagdating sa long hair, feeling ko mapapagod ka lang. And overall, maganda silang lahat. Lahat to, ginastos ko with my own money. This is not sponsored. And if you guys are interested with all the products na nandito ngayon, just check out the link down below. And I hope nakatulong sa inyo to, guys. Sinasabi ko nga sa inyo, guys, itong mga produktong to, itong mga pinagbibili namin mga girls online, it's not just for kaartihan, but it is also to help us in our everyday, to boost us. Yung sinasabi ko sa inyo, guys, na yung mga simpleng pinaganda mo lang yung sarili mo, mga simpleng inayos mo yung buhok mo, nagsuot ka ng damit, it adds a little bit of spark in you and a little bit of confidence in you na nakakatulong sa everyday natin to give that push in life na maging happy tayo. So, huwag niyong isipin guys, it's kaartihan lang. Sometimes, kailangan din natin a little bit of spark and boost sa atin. So, kaya ko ito binili guys dahil those are the purpose of this one, to give me a little bit of push and boost para magkaroon ako ng spark sa everyday life ko. So, bye-bye guys! I hope you like this vlog for today. And thank you so much sa 60k kong mga dais dyan. Maraming salamat sa inyong lahat. Hindi tayo magiging 60k kung hindi dahil sa inyo. Thank you guys so much! And I hope to see you guys sa next vlog natin. Kung meron kayong request or gusto nyong may i-review ako, just comment down below. Thank you guys! I hope to see you on my next vlog. Bye-bye!